Alfredo, tingnan mo. Dalawang Alexandra ang nasa harapan natin. Huwag kang palilinlan. Isa sa kanila ang impostor. Sino sa inyo si Alexandra? Ako! Sinungaling! Isa kang impostor! Ikaw ang impostor! Ginaya mo mukha ko! Kung sino ang makapagsasabi ng tamang kaarawan ni Alexandra, ang siyang aming anak. Kailan ipinanganak si Alexandra? August 28, 2000! Alfredo, sabay silang nagsabi ng kanilang kaarawan. Sino ba sa kanila ang ating anak? May pulis. Nasundan ako ng mga pulis. Kailangan ko nang makalayo dito. Barilin siya! Isa siyang impostor! Alexa, huwag! Huwag niyo siyang barilin! Siya ang iyong kakambal! Alexandra! Kwento ng kambal na sina Alexa at Sandra, subalit hindi magkakilala dahil sila ay napaghiwalay sa isa't isa at nabuhay sa magkasalungat na kapaligiran. Ang isa ay puno ng pagmamahal at ang isa naman ay dumanas ng pangapi at sa hindi sinasadyang pagkakataon, sila'y nagtagpo hindi upang magsama kung hindi para maging magkalaban sanggala ng kani-kanilang ipinaglalaman. Alexandra! Ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Alexandra! Alam mo, kilala rin niya si Porto para hindi papasukin dito aking bahay. Kilala rin ang kwarta. Kahit kilala na, dapat sana sinasabi muna sa inyo kung gusto niyong harapin niyo o hindi. Oh, tama ka. Mukha yata hindi yata ako nagkamali. Kuha ka bilang aking kanang kamay, ha? Sa kalya ko lumaki, Mr. Ong. Napasabak ako sa iba't ibang pakipag-usap sa iba't ibang tao. Kaya madali kong makilates ang ugali ng isang kaharap ko. Oh, magkaling, ah. Ikaw na ang kahalili ko kung wala ko dito, Pilipinas, ha? Si Alexa, anong trabaho niya? Huwag mong pakialaman si Alexa, ha? Akin lamang siya. At kung ikaw man susunod sa lahat ng pinag-uutos ko, ikaw naman susunod sa lahat ng ipag-uutos sa iyo, Alexa, ha? Talaga si Alexa kay Mr. Ong? Kung hindi niya ipinagkakaila sa akin, pero kung itinatago lamang niya si Alexa, ay ibang usapan na yun. Anong ibig mong sabihin? Parang hindi ka panipaniwala ang sinasabi ni Mr. Ong. Maraming babae na mas magaganda na di hamak si Alexa sa kanya. Ang pinatus ni Mr. Ong, si Alexa pa kaya naubon ng ganda? Sa ganda ni Alexa, ay hindi siya nabigyane at hindi siya naging interesado. Nabasta na lamang niya itong pinakawalan. Oh, parang hindi yata ako makapaniwala. Parang imposible. Anong gagawin natin? Manmanan natin ang mga kilos ni Mr. Ong, wala.
Paano? Paano? O di, sa pamamagitan ni Edward. Sa pamamagitan ni Edward? Eh, isa rin din yun eh. Hanggang ngayon ay hindi ko pa nakikita. Ano? Halos sabay silang nawala. Teka, teka, teka. Hindi kaya itinanan na ni Edward si Alexa? Eh nako, malamang. Kung totoong inala mo, mananagot sa akin ang Edward na yun pag nakita ko siya. Hindi pwedeng si Edward ang magpapakasarap sa pinagpaguran ko. Ako ang nagpakain kay Alexa. Tapos, si Edward ang mangkikinabang. Hindi pwede. Hindi ako makakapayag. Ano pang ginagawa natin kung ganun? Kailangan na mahanap natin si Alexa bago pa pakinabangan ng husto ni Edward. Congratulations, Adak. Labis-labis ang tuwa ko sa iyong pagtatapos. Salamat po, Inay. Sulitan, Sandra, halina kayo dito at papunta na dito yung tricycle na tinawag ko. Oo! Halika na, Adak. Tinatawag na tayo ng itay mo. Opo, Nay. Teka, sino bang nililingon mo? Si Ariel, Inay. Anak, hindi ba't sinabi ko na sa iyo, may nobya na si Ariel? Nay, kahit na may nobya na siya, ano ba naman yung punta na ko dito? Para namang hindi niya ako kaibigan. Teka, sinabi mo ba sa kanya na graduation mo? Hindi ba't sabi mo, hindi pa kayo nagkakausap? Hindi niya alam siguro, kaya hayaan mo na. Alam po niya, Nay. Pinuntahan ko siya sa bahay nila kahapon. Wala siya, pero nandoon ang nanay niya. At sinabi ko, na graduation ko nga ngayon. Dako, anak. Bidata na si Ariel. At kung totoo ang hinala ko, na nobya na niya yung kasama niya dong isang araw, malamang ay uunahin niya ang nobya niya. Kaya hayaan mo na siya, anak. Pero, Nay, kaibigan niya ako. Ang tagal lang pinagsamahan namin. Tapos, bigla-bigla na lamang nalalayuan niya ako. Hindi ako kinakausap. Sana naman, Nay, kung mayroon siyang hindi nagustuhan sa akin, sabihin niya naman sa akin. At hindi yung lalayuan na lamang niya ako, na parang may sakit akong nakakahawa. Adak, tulad ng sinabi ko, may nobya na si Ariel, kaya iba na ang priority niya ngayon. Kung doon ay sa iyo umiikot ang mundo ni Ariel, ngayon ay sa nobya na niya at wala kang magagawa sa bagay na yan, kundi tanggapin mo na lamang. Sweetheart, tingnan mo nga kung bagay sa akin ang sexy dress na to. Oh, bumili ka na naman ng damit mo. Ikaw talaga kahit kailan gagastadora ka. Hindi mo ba iniisip ang bukas? Oy, baka makakalimutan mo na wala ka ng pera ngayon. May trabaho naman tayo kay Mr. Ong ah. Anong Mr. Ong? Ito nga't hindi pa niya tayo pinapatawag ni Mr. Ong na yun. Paubos na yung pera na binigay ni Mr. Ong. Eh ano? Hindi ba naririto na si Mr. Ong? Ikaw ang pamamahalin niya sa negosyo niya. Paano nga kung pamamahalain sa negosyo niya, ha? Hindi ba ang usapan ay gagawin niyang pinuno si Alexa? At kaya lang tayo nabubuhay ng maragya kung naririto si Alexa. Oh, ngayon wala na si Alexa. Sino pa ang mahuhututan natin? Lalo na ngayon. Hindi pa ako pinapatawag hanggang ngayon ni Mr. Ong. Eh, ang hina-hina mo naman kasi. Nagpunta ka nga doon.
Bakit hindi mo tinanong kung ano ang magiging trabaho mo sa kanya? Si Alexang sadya ko noon. Kaya nawala sa isip ko ang tungkol sa negosyong sinasabi niya. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Wala ka sa kalingkingan ko kung abilidad lang din ang pag-usapan. Nakuhayang ka na naman eh. Panay lang ang pagmamayabang mo. Yan lamang ang alam mong gawin. Pakiramdam mo, lagi mayaman ka. Uy, wala ka ng yaman kaya pwede ba? Tigilan mo na yung pangarap mo na yan. Hindi ako basta-basta nangangarap lang. Kung mangangarap man ako, ay sinisiguro kong maisasakutuparan ko ito. Ang dami-dami mong sinasabi. Gawin mo yung sinasabi mo at huwag kang mangarap. Kaya nga eh. Kaya ko binili ang sexy dress na ito para maisakatuparan ko na ang pinaplano kong gawin. Na ano? Ano pa? Dipuntahan si Mr. Ong at aalamin ko sa kanya kung saan niya dinala si Alexa. Sakali bang totoong hinala mo na nasa sa kanya si Alexa, sa palagay mo ba, sasabihin niya sa'yo na itinatago niya? Ang kulit mo talaga. Kaya nga ako bumili ng sexy dress na ito para sa ayaw at sa gusto niya ay mapapaamin ko siya. Sa papaanong paraan? Huwag mong sabihin sa akin na... Tamang iniisip mo. Dadalhin ko siya sa kama. At huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko papayag sa gusto mong mangyari. Ang mabuti pa, magbihis ka na at samahan mo akong maghanap kay Alexa ngayon din. Nakakaluntok naman. Dati-rati, dalawa kami ni Adela nangangabayo. Ngayon, mag-isa lamang ako. Ay, grabe naman si Ariel. Nagkaroon lamang siya ng girlfriend. Kinalimutan na ako agad. Parang walang namagitan sa amin na magagandang alaala. Ay, siguro, nagalit siya sa akin. Dahil sa hindi ko pagsama sa kanya sa Maynila noon, lalo nga lang akong nalulungkot pag nagpupunta ako sa lugar na ito, kung saan kami madalas magtagpo ni Adel. Kung ayaw na niya akong kaibigan, di huwag lang. Ay, maka-uwi na nga. Puro kayo magawa lang iya, ha? Wala kwenta! Ako bayas sa inyo, pare, di laki bayag, ha? Sige, umalis na kayo, aki halapan, waka kung ano pa, magkawa ko sa inyo, ha? Sing, mainit yata yung ulo mo. Paano hindi init, aki ulo, ha? Ha? Lilimandal sila babae, nakuha nila. Wala na! Ako kasi ang pagtrabahuin mo sa bagay na yan, Musing. At baka, hindi lamang limang babaeng iuwi ko dito. At hindi ko na kailangan pang pilitin ang mga babae. Sila mismo ang kusang lalapit sa akin. Oh, mas mahalaga sa akin kasi ang trabaho mo dito, bahay. Eh, boring naman kasing pinagagawa mo dito, Mr. Ong, eh. Walang challenge, eh. Oh, wala bang dating sa'yo. Oh, kagandaan, Alexa. Una, kurso na mo siya. Gusto mo siyang gawing reyna. Ang buhay mo. Alam ha? Wala ako ni katiting na gusto kay Alexa. Maganda nga siya, pero walang dating sa akin ang kagandahan niya eh. Oh, kaya nga sa'yo ko pinagkakatiwala dahil alam ko. Malinis siya. Kaya hindi mo na sa aking galawa. Wala ka ba yung ibang trabaho na ipagagawa sa akin, boss? Ano kaya kung subukan kung... Oh, mahalaga ka sa akin. Ah, ikaw bantay, Alexa.
ayaw ko mawala siya sa akin, ha? Kaya, yun siya magtaya mabuti. Yan ang pinakamalaga magagawa mo para sa akin. Lalo ang paglipas ng mga alaw, eh. Napamahal na sa akin ang Alexa na yan, ha? Ah, oo naman pala, boss. Bakit hindi mo siya angkinin? Tutal, wala naman siyang magagawa, eh. Oh, gusto ko, mahalin din ako, ha? Akin ang kilang siya kapag sa akin siya may gusto. Gusto ko sa akin, hindi siya laban, ha? Kung ganon, ipanatag mo lang yung kaluban mo, boss. Basta ba tamang lagi ang bayad mo sa akin, eh. Mananatili ang katapatan ko sa'yo. At sino mang magtatangkang galawin si Alexa, ay magdadad muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Saan ba talaga tayo pupunta? Abay, ang layo-layo na itong napuntahan natin. Huwag ka nang magreklamo ng reklamo dyan. Bagay kasi iniwan-iwan mo pa si Alexa. E ano ngayon? Di tayo ngayon ang nahihirapang maghanap sa kanya dahil natakasan tayo. Huwag mo na akong sisihin. Isipin mo na lamang na malayo-layo na itong napuntahan natin. Nagsasayang lamang tayo ng gasolina. Tingnan mo nga ang oras. Alas dos na. Nagugutom na ako. Kaya ihinto mo nga dyan sa tabi saglit. May maliit na kainan dyan. Mananghalian muna tayo. Ay, naku. Dami-daming reklamo. Ikaw nga itong tinutulungan, eh. Ang layo talaga ng narating natin. Tingnan mo. Malapit na ang lugar na ito sa bahay namin. Gwanda, tingnan mo, si Alexa, nakasakay sa kabayo. Oo nga, si Alexa nga. Oh, marunong pala siya mga bayo, pero kailan pa? Ay, naku. Ang bigat ng dala ko. Sa bagay, malapit na ako sa bahay. Naririto na ako sa tapat ng bahay na ni Ariel. Hindi pa sana ako bibili dahil hindi ko kasama si Sandra. Pero sayang naman. Ibinenta ng murang-mura ang mga kurtinang ito. Important papantin. Aling solidad? Pwesis ni Ariel. Oh, Ariel! Ikaw pala! Nakita ko kasi kayong nabibigatan dito sa dala ninyo. Oo. Yung tricycle kasi, hindi na ako idiretso dito sa bahay. Dahil, tinawagang bigla ng Bienanya. Manganganak na raw ang asawa. Kaya heto, pinaglakad ako. At ang bigat-bigat pa man din nagdala ko. Sandali lang po at ako na po ang magdadala sa bahay ninyo. Nako. Salamat naman, Ariel. At hindi ka pa rin nagbabago. Eh, yan ang hindi mangyayari. Mabuti naman at naririto ka lang sa bahay niyo. Wala kayat ang date ngayon. Eh naman, Aling Soledad, nagbibiro na naman kayo. Hindi ba tama ako? Wala kang date ngayon, kaya naririyad ka sa harapan ng bahay niyo. Eh, wala naman po akong nobya. Ha? Wala ka pa rin nobya? Sino yung babaeng nakita ko nung isang araw? Si Gladys po yun. Pinsan ko, galing sa Manila. Sumama po siya sa akin dito sa probinsya. Ang bigat tong dala nyo, ah. Kayo naman kasi, bakit kasi pinapunta nyo pa sa Manila si Sandra? Ano ka mo? Pinapunta ko si Sandra sa Manila?
Oho, nagtatampo nga ako sa kanya. At nakarating lang ng Maynila eh, hindi na ako kilala. Ha? Hoy, ano ka ba? Kinakausap kita. Teka, bakit parang hindi tayo kilala ni Alexa? Ah, yun na nga eh. Oh, tinakasan tayo ni Alexa. Nagkapera lang. Umalis na siya sa pulin natin. Tingnan mo, ibinili ng kabayo ang perang ibinigay sa kanya ni Mr. Ong. Ibinili ni Alexa ng kabayo ang 20 mil niya? Oo. Ano bang ginagawa natin? Tawagin mo bago tayo matakasan ulit. Teka, ako nang tatawag sa kanya. Alexa! Alexa! Oh, walang hiya talagang anak-anakan mong yun. Hindi na tayo pinansin. Teka nga, hahabulin ko. Totoo ba itong nakikita ko? Totoo ba? Si Alexa nga ba ang nakita ni Naguada at Paul? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang, Alexandra! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato, Alexandra! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.